Hello guys, welcome back to my channel. And for today's evening, guys, pag-uusapan natin o pagkukwentuhan natin about sa mga layaway ng mga ilang mga jewelry shop at mga pawn shop. So, ano ba yung mga dapat nating alamin pagka po tayo ay gustong mag-invest ng mga alahas doon sa term na kakayanin natin. And so, kamusta kayong lahat? King bulkhead. Okay. So guys, ganito siya. Gustong-gusto natin mag-invest ng mga jewelries, pero minsan may times na hindi po may mga times na hindi mo kayang bayad ng cash kaagad. So as usual, sa kagaya ng mga sinasabi ko, kung tayo po mag-invest po tayo ng mga jewelry, huwag na po tayong bumili ng masyado po, lalo na po sa kwintas. Pagka sa kwintas po, huwag tayong bumili doon sa masyado pong manipis. Kasi maniwala po kayo sa akin, magsasayang lang po kayo ng pera. Kung yung bibili po kayo, lalo na sa okay lang po siguro kung mga hikaw, mga singsing, yung tas guys, pag mga kwintas, ang tatandaan po natin, for sure, make sure pala na kailangan at least mga 2 grams to 3 grams kung hanggang dun lang talaga ang kaya mo. So ngayon, kung hindi mo naman kaya mag-invest, meron pala guys mga shop na nag-o-offer ng mga tinatawag na layaway. So ibig sabihin nun, babayaran mo ng unti-unti yung alahas bago nila ipadala sa iyo or bago mo makuha. Kailangan makomplete mo yung yung babayaran. So mas maghahanap na lang kayo ng mga pawn shop, meron mga pawn shop or mga jewelry shop na nag-o-offer po ng layaway term. Ayun. So ano ba yung mga dapat nating alamin pagka po sinasabing layaway? So, unang-una guys, syempre, kung kunyari sa online, hindi ka nakapunta sa physical store, or like kunyari, i-check mo yung mga shop na online na nag-offer ng layaway. Unang-una guys, please, i-check nyo muna mabuti kung yung pawn shop na ba, yung online shop na yan is matagal nang nag-i-exist. I-check nyo mabuti yung mga, syempre, nagpo-post din yan sila ng mga proof nila or mga, kung hindi man sila nagpo-post ng proof, i-check nyo kung ilang years na ba nag-i-exist yung mga ganyang page. Pero minsan, meron naman mga page guys, like sa jewelries, meron naman mga page na nag-i-exist na bago lang sila kasi minsan nangyayari na yung mga na-disable yung accounts, kaya gumawa sila ng panibagong account. Pero guys, masasabi ko lang sa inyo, basta legit po ang isang pawn shop or ang isang online seller, lahat naman ang dapat na proof na ilagay niya dyan sa kanyang page, ilalagay po niya yan. Or sa lahat ng information na dapat mo pong makuha. Unang-una, pangalawa guys, kung gusto niyo po na, kunyari, gusto niyo po talaga na mag-video call, pwede naman po yun. Pwede kayo mag-request nun. Kasi syempre, gusto mo masiguro na hindi ka din po may scam sa yung kausap mo. Kasi mahirap po talaga guys, magtiwala, lalo na po sa online. No? So, pero guys, meron din naman pala guys na mga pawn shop na nag-o-offer din po ng mga layaway term na alahas. Lalo na syempre kung hindi natin talaga kaya na bumili ng isahang bagsak lang talaga na pagbili natin ng alahas. So, gaya nga na sinasabi ko, pag-invest po ng alahas sa isa sa pinakamaganda po talaga
Dahil po, ang alahas po, habang tumatagal yan, habang patagal ng patagal yan, tumataas lang guys nang tumataas ang value ng mga alahas. Kaya po, napakaganda po na ngayon, mag-invest na po kayo ng alahas. Dati, nung nag-start ako sa jewelries, 5 years ago, subang baba pa po ng per gram, siguro mga 2,800 lang. So ngayon, ang per gram ngayon ng alahas, nag-range na siya ng 3,100 to 3,500. So yun, nakadepende yun sa mga yung mga common ay mga regular items or kung mga special items yun, nagre-range yun. So doon siya nagre-range. So ngayon, so sobra, kaya kung makikita niyo talaga guys, napakaganda mag-invest po ng alahas. So unang-una, ano ba yung mga dapat mong alamin bago ka po makipag sa layaway na term ng mga jewelry shop. Okay, no? Ang ibang mga jewelry shop guys, nag-o-offer po sila ng 40 to 50% down payment. So bago nila po i-reserve po yung yung alahas na pinili mo or gusto mo. Pangalawa guys, aalamin nyo po kung ano po yung mga term and condition po ng jewelry shop po na pinag-anuhan po ninyo na nabibilhan po ninyo ng mga alahas ninyo. Kunyari, syempre, di ba, magbabayad ka na, magda-down payment ka na, kalahati. Tapos, kunyari, tatanungin mo, syempre, kung paano po, ma'am, kung kunyari, malate ako, o paano po kung kunyari biglang may emergency, hindi ko na po pala kaya, hindi ko na maitutuloy po yung or hindi ko na po matatapos ng bayad po yung ano, pwede ko po bang i-pull out yung naging down payment ko? Or kung magkano po ba ang interest kung kunyari lumampas po ako doon sa term na pinagkasunduan po na ma-release po sa akin yung alahas. So yun po yung mga dapat isang alang-alang nyo o alamin nyo yung condition nila doon bago po kayo magbigay ng down payment. Diba? Kasi kung tutuusin guys, mas maganda din po talaga ang layaway term. Para hindi ka po masyadong mape-pressure pag nagbayad ka po, ay pagbibili ka po ng alahas. For example, syempre, example, babayaran mo ang i-order ang nagustuhan mong alahas ay nagkaka-worth 10,000, kunyari 10,000. So may mga jewelry shop na nanghihingi sila ng down payment na 30, 40 or 50%. So kunyari nagbayad ka ng 40%. So ang natitirang balance mo na 60%, yun po yung paghahatiin nila. So ang mga online shop, nagbibigay sila ng term na 2 to 3 months. Pero, minsan, meron naman daw na nagbibigay naman sila ng extension in case na nagkaroon ng problema or madidelay ka. Basta, mas maaga mo lang daw po sila i-inform. Pero guys, usual sa mga online seller talaga, kadalasan ang mga item po talaga nila ay brand new. Pero depende po ha sa kadalasan niya naman po ay sa mga malalaking supplier. Make sure din po na yung bibili niyo pong item talaga sa kanila ay brand new. Hindi po subasta. Ibig sabihin no, subasta yun po yung mga second hand na mga alahas. So ang mga subasta naman na alahas, okay naman siya, although second hand, dapat lang mabusisi lang kayo, mag-i-check nyo mabuti na wala siyang mga gasgas, wala siyang mga dent, yung mga yupi, yung mga ganon. So, yun lang naman po ang dapat ninyong i-check. Tapos, may napag-alaman din ako guys na yun nga, ang mga pawn shop po pala ay nag-o-offer din po sila ng layaway term. So, layaway, syempre, gusto mo nga
kung sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo bumili ng alahas, wag na po yung masyadong manipis. Wag na po yung masyadong basta lang na dahil bibili ka ng alahas, dahil gusto mo lang magsuot ng alahas, dahil yun nga lang ang budget mo, di ba? Kaya lang guys, kung maninipis lang din naman yung pipiliin ninyo, lalo na sa kwintas po, maniwala po kayo sa akin, magsasayang lang kayo ng pera. Hindi po yan tatagal. Sigurado 1 month to 2 months, magkaputol-putol na po yan. Kasi may mga cases na minsan hindi maiwasan, sasabit sa buhok, o kaya minsan tinutulog natin. So, mas mahina ba? Kasi mas mahina yung ano, yung mga ganung ano ba tawag doon? Mas mahina yung mga ganyang klase. Ayan na, nawawala na tayo, nawawala. Ayan, di ba? So, yun. Wag na yung masyadong manipis. Pipiliin nyo at least nasa 2 grams, pataas, yung gano'n. So, sa mga gano'n siguro, pipili na lang. O kaya, kung bibili kayo ng alahas, magtanong kayo sa mga bibilhan ninyo ng alahas. Ito, magandang klase ba ito? Or pilian mo naman ako ng pwede naman kayo. Kasi syempre, yung mga nag-o-online, sila po yung nakakaalam kung ano po yung mga matitibay na alahas, yung mga ganun. Kasi meron din naman manipis na kahit manipis siya ay matibay. Ayan. So, tuloy na tayo. So, meron, napag-alaman ko din guys na meron palang mga pawn shop na nag-o-offer din po ng layaway. So, kadalasan po, ang iba daw po sa kanila, nag-o-offer po sila ng 30% down payment. Pero, pag sa pawn shop kasi guys, minsan mahigpit sila pag lalo na po doon sa kanilang term. Diba parang kagaya niyan pagka nagsasanla tayo sa kanila, may ibibigay sa iyong papel. So, kunyari, diba pagka naglapses ka doon sa mga date na binibigay nila, automatic yan, may additional charge sila. So, may penalty na tinatawag. Pero guys, dapat pagka ganyan, syempre, dapat mag-i-inform po kayo palagi ng mas maaga. Kunyari, madi-delay kayo. Yun lang po dun yung sa narinig ko na sabi nila na pwede ka naman daw po makiusap. Or kunyari, bigla ka daw nagka-problema na hindi mo na talaga matatapos ang paghulog mo sa alahas. Bigla kang may emergency, meron daw silang term na tinatawag na yung bang parang yung na-down mo ay isasanla. Parang isasanla mo na lang, isasanla sa kanila, isasanla. No? Para at least hindi ka naman luging-lugi dun sa na-down mo na pera. Kasi syempre kagaya niya kung kunyari 10,000 siya. Tapos, nag-down ka na ng 50%. So, ang laki nun. Kasi guys, pag sa pawn shop guys, pag lumampas kayo doon sa term na binigay nila at hindi sila na-inform, ma-forfeit po yung inyong mga na-down payment. So, sayang naman. Kunyari, nag-down payment ka ng 5,000. Tapos, yung 5,000 na balance mo, hindi mo natapos ng 3 months kasi nagka-problema ka. Hindi mo sila in-inform. Sayang, sigurado yun guys, mapuporfit yun. So, ibig sabihin, hindi mo na makukuha yung down payment mo sa pawn shop. Hindi mo na makukuha yung ano. So, mas mahigpit din po talaga din sa pawn shop kasi po, meron po silang term o condition talaga na sinusunod. Like kunyari, 'di ba, ibibigay parang like sa nagsasanla tayo, say 'di ba, syempre 'di ba, pag lumampas na tayo doon sa pagsanla natin ay ano po, hindi na natin makukuha talaga yung alas natin pag hindi natin nabayaran. So yun lang po yung mga no, pagka sa pawn shop ka talaga bumili ng layaway na mga alahas. So, yun lang yung kung hindi naman ako expert guys ha, pero yun po yung pagkakaalam ko. Kasi nga, syempre company po yung pawn shop. So, may mga term and condition po talaga sila
na bago po kayo mag-layaway sa kanila, yan po ay kailangan mo pong pirmahan or babasahin na ganito, o ang balance mo bago mo makuha ng alahas is 2 months or 3 months. Pero pag lumampas po kayo doon sa term na binigay nila for at hindi nyo po na fully paid yung mga alahas na gusto ninyo, for sure po, ipo-forfeit po nila yung na-down payment po ninyo. Kaya dapat po, bago po kayo pumirma, humingi po muna kayo ng term and condition. Example, o kaya sabihin ninyo, ma'am, for example, na-late ako, o ano po ba yung nararapat, magkakaroon po ba lang ako ng penalty, o sigurado ma-forfeit po kagad yung na-down payment po. So, yun. So, ngayon, sa mga online seller naman, mostly sa mga online seller naman, minsan mga, lalo na pag mga malalaking shop talaga, minsan mga mababait naman yan sila. Basta ikaw lang din ay maayos kang makipag-usap. Kasi minsan may mga online shop naman na kunyari nakiusap ka, o madam, malilate lang po ako ng bayad kasi may nagka-problema o ganyan. So basta lang, yung syempre kung kunyari nangako ka ngayon o kunyari hindi ka nakabayad ngayon, syempre yung pangako mo naman ay huwag mo naman sisirain na baka naman mamaya yung kulang mo matagal mo po ibabayaran. Kasi pwede naman yung iba nagbibigay din sila ng extension, yun lang, magbibigay sila ng additional na interest. Kunyari, nagbigay sila ng interest sa mga, kunyari, lumampas ka doon. Kunyari, di ba, nagbayad ka, ang bayaran mo ngayon sa binili mong alas ay 10,000. Tapos nagbayad ka po ng 50%. Tapos yung natirang 50% po, yun pong huhulugan mo for 2 to 3 months. Ngayon, kung minsan medyo malaki yung item talaga na gusto mong kunin sa kanila, nakadepende po yun sa napag-usapan ninyo kung ilang months mo po tatapusin. So, nakapag-depende po talaga kung ano po yung napag-usapan ninyo. So, dapat po kung ano po yung napag-usapan nyo dun sa layaway term, dapat po ay kahit sabihin mo, kunyari sa chat lang kayo nag-usap, so dapat isisave mo yun kung anong mga napag-usapan nyo na, o mga kondisyon na napag-usapan nyo. So, kadalasan, kunyari, malilate lang kayo, pwede kayong magbigay ng additional interest, dadagdagan nila kayo ng additional interest, mga 3%, yung ganon, dun sa na-late nyo. Pero wag naman po masyadong nang matagal para po hindi naman po masayang ang pera nyo. Kasi kung syempre pag tumagal din po yan, kahit sabihin mo mabait dyan, ipo-forfeit din po yung na-down payment po ninyo. So, yun lang po yung mga kagandahan din po sa layaway na kung gusto po natin mag-invest ng alahas at para po makaipon po kayo ng alahas, pwede po yung ganong klase ng pagbili ng alahas layaway. Makukuha nyo po ang item na gusto nyong i-layaway pag natapos na po kayo mag-bayad. And then, syempre po, ang mga shipping or kung nyari malayo online, syempre ang shipping fee nun, kayo po ang magbabayad. So, ang mga ano naman, ang kung nyari, ang ibabayad natin naman sa LBC, kung nyari sa LBC, pagka magbabayad naman like kung nyari sa alahas, pwede naman yan ipa-insured para po safe po na makarating din po sa inyo. Kunyari, nagbayad tayo ng 250. Yung 250 naman ay naka-declared value na po yan na 5,000. Pero po, kunyari, mas malaki po yung value. Ang LBC po, nagbibigay sila ng up to 100,000 po na insurance para in case na magka-problema o mawala, babayaran po ng LBC. So, ang charge po nun ay si buyer po ang magbabayad ng shipping. Pagka natapos po yung layaway term mo doon sa pinagkuhanan mong pawn shop or mga online shop. Yun, ganon. So, yun. Yun lang naman ang
kinagandahan, basta guys, kung bibili po tayo ng alahas, huwag na po kayo bibili ng masyadong manipis. Sayang lang po ang pera ninyo. Sayang po talaga. Kung gusto nyo mag-invest ng alahas, yun nga, ulit ko lang, pwede nyo po subukan ang layaway. So, yun. So, at least meron kayong idea. Kasi, like ako, may business din ako ng yan, jewelry. Pero, for now, hindi ako nag-o-offer ng layaway. Kasi, tandaan natin guys, ha. Sa layaway kasi guys, malaking puhunan din po ang kailangan ni seller. Dahil po, kunyari, bibili po tayo ng alahas at layaway term po yun. So, ang pera nila, bago sila kumita dyan, matutulog muna ang pera nila ng 2 to 3 months. So, kaya kailangan yan sa layaway po, talagang malaking puhunan po ang kailangan din po ni seller. Lalo na kung marami ang nag-a-avail po ng layaway po sa isang online shop, so malaking puhunan po talaga yung kailangan mo i-invest dyan. Although na safe naman yan sa side ni seller na layaway, kasi nga syempre makukuha naman po ni buyer yung kanyang item pagka tapos na po siyang magbayad. Gold. Bakit napakaganda mag-invest ang gold? Alam nyo guys, ang gold kasi guys, habang tumatagal, tataas ng tataas lang guys, yung value ng gold. So, kahit masira pa yan, kahit magkabarag-barag pa yan, gold is gold pa rin. Kahit magkasira-sira kung may kayo, kung baka hindi nyo alam, baka may mga sira-sira kayong alahas, kahit barag-barag na yan guys, pwede nyo pa rin yan ipagawa. Pwede nyo ipabago o ipagawa ng panibagong alahas. Mga alahas ninyo na talaga namang maganda ang pagkagawa para at least hindi rin kayong nagsisi. Kasi syempre magbabayad na lang kayo dyan ng labor pagka pinagawa po ninyo. At aalamin nyo po palagi kung ilang grams po yung mga alahas. Pagka nagbili tayo ng alahas guys, kunyari like sa online or sa pawn shop, hihingiin nyo palagi or i-check nyo palagi kung ilang grams po yung alahas na ibinigay sa inyo. Like sa mga online seller, nagbibigay po sila ng picture na nakagram po yung mga alahas ninyo. Yun. So yun lang guys. Yun lang yung isa sa mga idea na maibibigay ko sa inyo ngayong gabi. At least para sa mga gusto mag-invest na hindi kayang bumili ng isang bagsakan lang na bayad, pwede nyo po subukan po ang layaway term. Yun. And make sure na yung mga online shop or yung mga pawn shop na titignan po ninyo, make sure po guys na legit po talaga sila. So, paano ba natin mache-check ulit na legit? Unang-una, i-check natin yung mga page na yan kung nag-i-exist sila na matagal na. Saka ang isang legit na online shop, nagbibigay po talaga sila ng mga karapatang dokumento o mga nakarapatang proof po na legit po sila. Kung gusto nyo po makipag-video call sa kanila, pwede naman po yun, i-request nyo lang para at safe din po. At syempre, sa mga proof po, i-check nyo po mabuti kung yung mga proof na yun ay sa kanila po talaga. Kasi po, may nangyayari din na mga... Pero kadalasan na naman ngayon, ang mga online shop ngayon, kadalasan naman yung mga proof nila, nilalagyan na po nila ng watermarks para po hindi na po manakaw ng mga ng gagaya o may mga scammer na para lang po gumawa din po ng page para po sasabihin na sa kanila po yung page or yung online shop na ganun. So basta guys, wag lang po tayong padalos-dalos, lalo na po ang katransaction po natin ay sa online po. Para din po rin naman na safe
quality at hindi po masayang din po yung pera natin. So yun lang guys. I hope na for tonight po ay may natutunan kayo o nagkaroon kayo ng idea kung paano po kayo makapag-invest po ng alahas ng dahan-dahan lang po at makapag-ipon po. Ay nako, wag, sabi ko sa inyo guys, hindi kayo manghihinayang kasi ang gold, pag nag-invest po kayo ng gold, napakadali po siya in case of emergency, madali nyo siyang madali siyang magawing pera, madali siyang isanla, so yun ganun po. And then make sure din po pala guys na yung mga alahas po pala na i-invest natin, lalo na po kung syempre mga for ano lang yung syempre yung baga for emergency magagamit natin agad. I suggest na ang i-invest natin guys yung mga pure gold na lang po. I mean yung baga yung all gold, wala yung mga may stone, pera lang kung mga malalaking diamond ha, mga pera lang doon. Pero kung yan ganyan, syempre in installment mo na, at least para magamit mo na in case of emergency, ay masasanla mo kaagad, pipiliin natin yung mga alahas na mga like yung solid na alahas, hindi yung mga alahas na yung parang yung mga na, kasi ang common na problem natin guys sa pawn shop, pagka namamagnet po yung ano, namamagnet po yung alahas, minsan tinatanggihan po nila yun. Dahil nga, may mga cases na ganun. So, alamin mo muna po, kung magli-layaway ka na lang din man, piliin mo po yung mga alahas na medyo magaganda at hindi ka po mahirapan i-sanla pagdating ng kailangan mo po talaga. So, yun. So, napakaganda mag-invest ng gold. Guys, kasi ang gold, kahit tumagal yan, tataas lang ng tataas ang kanyang value. Ayun. So, thank you so much, guys. I hope na may natutunan po kayo today na sa mga gusto mag-invest na mga alahas na hindi nyo po kayong bumili ng isang bagsak lang. Yun. So, wag na kayong magtipid doon sa makabili lang kayo ng mga masyadong maninipis para lang gusto mo lang magkakwintas. Oh my God. Wag na sa ganun, guys. Sayang lang talaga. Promise. So, yan. Kung gusto nyo bumili, grab nyo na lang po. Hanap kayo ng mga phone shop or online shop na merong layaway terms. So, ayun, thank you so much guys and I hope na may natutunan po kayo today. At kung bago ka lang sa aking channel, just click the subscribe button and follow me dito sa TikTok and then po sa YouTube ko naman guys, i-click niyo lang yung bell button para po pag may bago po akong mga video o bagong information ay ma-notify po kayo kaagad po. And thank you so much. And more blessing. God bless!